So, ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano buksan itong, sa Israel ang tawag dito ay rimunim. 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 So, isa ito sa healthy fruits ba ito? Sa Israel. So, ngayon, ipapakita ko kung paano ito bubuksan. So, yan po siya mga kapatid. Yan. Okay, hello, once again, good morning, good afternoon, and good evening. So, welcome to my channel, this is Arlene Calabson. So, if you did not yet subscribe to my channel, please do subscribe. Thank you so much! So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano buksan itong rimun. Sa Israel, ang tawag namin dito is rimun. Ito ay rimun sa Israel. It's rimunim, hindi ko alam ang talagang English nito, pero marami dito sa Israel. So, isa ito sa pinaka-healthy na prutas dito sa Israel. So, ngayon, ipapakita ko kung paano ko ito bubuksan para makuha natin yung nasa loob na kagaya nito. Tara! O, di ba? Okay. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito buksan. Wait lang, kunin ko yung kuchilyo. So, ito mga kapatid. So, ang first na gawin dito is ganito. Ganito lang siya. Paamin natin yung ganito. Kunin natin yung dito sa taas. Kunin natin yung nasa taas. Ay. Oh, wow. Ayan. Ang ganda. Okay? So, after that, nahirapan ako dito sa position ko. Eh. Ayan. So, after that, dito sa ilalim, turo ito ng amo ko. Sa taas, nung nasa taas ako. Na ganito daw ang dapat gawin. Okay? So, after that, alisin natin. Hindi pa naalis masyad. Isa ito sa pinaka... itong rimun ay ginagamit nila sa holiday ng... Pisak ba yun? Passover. So, sundan natin yung ito, apat na sulok. Ganyan, para madali natin mabuksan. Yan. Yan, mga kapatid. Ganyan po. So, yan, ang kalalabasan niya. Ganyan po siya. Okay? So, it's open. Ayun. Okay, ganyan po siya. Oh. Kita nyo? So, ganyan po siya. Madali na lang siyang alisin. Ayan. Ganito po siya. Pansipan na. O, yan. Ayan. So, maganda po ito mga kapatid. It's good for health. So, now, bubuksan na natin. Isa-isa. So, alisin natin ganun. Ganun lang siya. Ganun lang siya mga kapatid. Yan. Busy rin yung alaga ko doon. Pasensya na. Kasi sobrang lakas ng TV niya. Ah, ng computer pa. So, today is Saturday. Dito sa Israel, pag Saturday, it's a Shabbat day, it's a rest day sa kanila. So ngayon, para maalis naman ang pagka-ano ng alaga ko dito, binigyan ko siya ng trabaho na magbukas ng ganito. Marami pa dito. Buksan ko to para madali daw. Pag gusto niyang kumain, at least kukunin lang niya sa rest. So dito sa Israel, pag Shabbat, it's sinusunod nila ang ano ni Moses. Moses ba? Yung Ten Commandments na sinabi ni Jesus noon na you should observe the Shabbat day. Diba? Shabbat day. And keep it holy. So sa kanila ngayon, walang work. Hindi sila nagtatrabaho. Pag Shabbat, nandito lang sila sa bahay, natutulog, bonding with families, ganun lang sila. So buksan, ano natin ito? Hanggang sa maubos. Kasi marami pa. Marami pa guys. Okay. Mahirap yung ganito lang. Pasensya nyo yung sounds ng alaga ko. Sana hindi ako makapiright doon. Okay, para ito. Ganito na siya. Marumi pa. Ganyan ang kalalabasan niya. Ganito po siya. Ito buksan natin. Alisin natin lahat. Isa ito sa pinaka guilty na prutas dito sa Israel. Na ginagamit nila. Yan po mga kapatid, pag Saturday, yun, it's a race day nila. So, sabi nga sa akin, pag Sunday, still parang day off natin yun, Friday, Saturday. Pero dito sa Israel, it's a Shabbat day nila, it's a full rest. Hindi sila nagtatrabaho. So, pag Saturday sa kanila, bonding with family. Tapos, after that, Sunday, yun na ang ano nila, parang first day of the week. Yun ang first working day of the week yung Sunday nila. So, kumbaga sa atin is like Monday na yun yung Sunday.
So, yun, doon sila nagtatrabaho. Kaya yung mga itong alaga ko, pag Sunday, may pasok na siya. Friday, pasok niya. Pag Saturday, buong araw dito lang kami. Sa baba. Ito ang trabaho ko. Ang alaga ko ay 16 years old. Na mabait na bata. Ay, isa baby dito. Kasi baka pag ako lang ama ko, ako ko eh. Makasabi niyang binablog ko yung anak niya. So, yun. So, ganun ang ruta ng buhay dito. Parang, ano, yung iba, Friday, Saturday, yung day off. Pero ako, wala akong reliever. Kaya, dito na lang ako. Nag-stay ako, nag-fully stay ako. Para na rin sa ekonomiya. So, ganun lang, guys. Ganun-ganun lang. Ganun ang buhay. Para may middle year lang. Marami akong mga so, pati rin yung alaga ko. Magaling din siya. Tumakawa din siya ng ganun. Ayaw ko siyang i-video kasi diba, minsan yung mga ano, parang kailangan mo pang ipaalam muna. Nandoon siya. Gumagawa din ng ganito. Binigyan ko siya ng work para naman hindi siya ma-bore. Hindi siya ma-bore. Kasi pag Saturday, andito lang siya. Magkasama kami sa baba. So, ito ang ruta. Tapos, Sunday. Work ulit. Yung pamilya niya, yung pamilya ng alaga ko, ay taas sila. Nilagay kami dito sa basement. Parang ano ito? Parang ano na rin? Studio type. Studio type na ano dito sa amin. Pero maganda siya. Maganda siya. Maganda dito sa basement. Meron din kaming bed. Tapos matuhan ko sila dito yung kitchen. Tapos CR. Ayun. So ganito po siya. Ayun, nakarami na ako. Ayan. Diba? Ganyan po siya. Nakarami ako. Marami pa ako dito. Kailangan kong buksan. Tatlo pa. Gustong-gusto ng alaga ko to. Masarap kasi. Marami pa akong dina, ano, alaga pa. Kahit ako lumulunok na. Masarap kasi. Wala yata to sa Pilipinas. Pero you must try it. One of Israel's best, ano. Hindi ko alam yung English nito. Masa dito sa Israel, ang Hebrew niya is Rimuni. Okay. So, ganun po siya, guys. So, ngayon, ikot ko lang ano para makita niyo kung paano ko ito tinatrabaho. Baba ko ng konti. Ayan, ganun pala. Para makita ng konti. Pero, hindi naman ako masyadong makita. Taas natin ang konti. Ayan. Ah, okay. So, that's it. Ganito, ganito lang siya. Ayan. So, kita na, guys. Kita na. Okay. Pwede na, like ka lahat yung ano ko. So, ganito lang ginagawa namin. Ang alaga ko. Siyam ka? Patalo sila ko? O, ayan. Ganito yung ginawa ng alaga ko. So, bigyan ko daw siya para may makain siya. So, ayan. Ito gusto kasi niya yung kinakutsara niya. So, ito guys. Para pang palipas ng rasmo. Para hindi na rin siya mabuhay. Ayan. Ganyan lang siya. Ang dami pa. Ang dami ko pa rin dapat rin. Tapos ito. Buhay. So, mga kapatid. Dito sa Israel, pag ano lang Friday, pumupunta sila sa synagogue. Nagdadasal yung mga dati doon. It's their, parang yun ang Friday, it's our Sunday mass, parang ganun. It's our Sunday service. Sa kanila, ang Friday dito, yun ang ano nila, prayer time nila. Friday evening. Tapos, Saturday yata ng ano, Saturday evening din, balik ulit sila doon. So, ganito ito buksan, guys. Medyo, ano nga lang, caregiver. These are the caregivers. For they are, for they are, ano ba yung nakasulat? The angels that walk the earth. Diba? Pati t-shirt, may caregiver. So, ito, ganito lang, guys. Ganito lang ang ginagawa natin. Magic word na gusto-gusto namin naririnig is
Hello, Mama. How are you? Kumusta ka na? Diba, gumagan ang pakiramdam. Hindi yung sa pwinsahuran ka lang nangungumusta. Ay, Diyos ko po, Trolly. Dapat naman po kumustahin nyo kami. Kahit araw-araw, eh, nakakagaan nyo ng pakiramdam. Hindi yung sahuran lang. Tapos, pag malapit ng sahuran, ala, doon ka na magpaparamdam. Hello, Mama, Papa, kumusta ka? Ito ang babayaran, bla bla bla. Tapos, pag nagpadala ka, ano? Wala man lang update. Hindi man lang nila sabihin na, oh, nakuha ko ng pera. Thank you so much. I love you. Ingat ka dyan. Ay, Diyos ko, wala kang maririnig na kami. Bakit kaya? Sino maririnig dyan? Sa mga ganun bagay. Pag nagkapadala ka na, wala na. Hindi man lang nila i-update kung ano. Kailangan pang tanong, oh, nakuha mo ba yung pera? Kailangan pang, ikaw pa ang mag-start ipot na magtanong. Di ba? Hindi ba pwedeng pag nakuha, eh, oh, nakuha na namin yung pera. Andito na, oh, ito yung ano. Minsan, ang pita ng trabaho sa SOEW. Tapos yung pamilya mo, parang ang gustong-gusto lang sa'yo yung pera mo. Hindi nila alam, napakahirap ng trabaho dito. Di ba? Akit na natin ng konti itong video kasi nahihirapan ako. Parang na, yan, ganda. So, ganun lang mga kapatid. Dapat sa mga minamahal namin dyan, napakahirap po. Nung nasa Pinas ka eh, ang abroad, parang, ang gandang pakinggan. Pero pag nandito ka na sa abroad, opo, Rudy, andyan na lahat. Nung una kong sampa dito sa Israel, nagtrabaho ako as 4 years doon sa kukul. Kukul ang alaga ko noon. Pagbagsak yung nagparating sa akin, kukul sila. Yung babae sobrang laki. Umabot ang 100 plus kilos. Eh, sobrang bigat na. Masakit sa likod. Kasi kailangan mong taas, kailangan mong masakit sa likod yung nila. Ay, ang bigat niya sobrang bigat. So, nagtsaga ako, nagtiis ng 4 years. Kasi ang dami kong utang. Nung dumating ako dito, ang dami kong utang. Hindi ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong bayaran yung placement fee, yung nagamit sa Pinas. Kasi nung time namin, ang placement fee is around, umabot na ng 500,000. Sobrang mahal, 300,000 to 500,000. So, napakaswerte ng mga mag-a-apply ngayon na yung government to government, na they don't need to go through agency. So, noon yun, nagtsaga ako. Tapos yung matanda, mas marami akong work sa asawa niyang lalaki. Ang visa ko yung babae. Mas marami akong work sa matanda kong, sa asawa niya, sa lalaki. Kasi every 4 o'clock, yun, doon ako nag-i-injection ako sa kanya ng insulin kasi diabetic siya. So, maaga kami gigising alas 4. Bigyan ko siya ng, turukan ko siya ng insulin. Mag-i-inject ako ng insulin, o, diba? Kami dito as caregiver, pwede ka maging nurse, doctor, therapist. Ano pa, karpintero? Araw ng trabaho sa caregiver, hindi madali. Pero, if you will love your job at saka enjoyin mo, walang problema. Masaya ang trabaho pag ilagay mo sa puso't isipan mo na I need to love my job, I need to enjoy. So, yun na nga, every maaga kami nagagan hanggang sa bumaba yung hemoglobin ko. Isang umaga na himatay ako, bumaba yung hemoglobin ko, umano ako sa, binibigyan ko siya ng kape, hindi ko na malaya, nasa sahig na pala ako. Buti buhay pa ako. Ay, salamat sa Panginoon. At sa ilang taon kong pagkatrabaho dito sa Israel, he is always there. Guiding me, protecting me. Not only me, but to all my families. Yung mga pamilya ko. Yung kalusugan, mabuting kalusugan, malakas na pangangatawan, is a very, very much blessings na yun para sa akin. Ang blessings naman kasi is not about, not about money. Malaking blessings na yung you're always healthy. Hindi ka nagkakasakit. Napakalaking blessings na yun. So, nung natumba ako, umiiyak yung alaga ko. Ginigising niya ako. Lin, anong nangyari sa'yo? Inaano niya ako. Pagkagising ko, ba't nasa sahig ako? Tapos sabi niya, okay, ako na lang ang magtataksi. Kaya maiwan ka dito, tawagan mo yung doktor mo. So, tinawagan ko yung doktor ko. So, pagpunta ng doktor ko, nagpa-blood test ako. Yun nga, bumaba yung hemoglobin ko dahil sa puyat. Pero it's okay, it's a part of life. So, life must go on. After that, nag-take ako ng more on yung pagkataas ng blood. Until now, for 14 years in Israel naman, minsan nagkakasakit, pero not to the point na, nasa bed ka. So, ganun ang nangyari. So, after ko doon sa 4 years doon, pumunta ako dito sa Lula. Nagpaalam ako, nagbakasyon ako. Tapos, after ko ng vacation, so I make a plan. But still, kahit ano pa ang pagplano mo sa work mo or sa trabaho mo, God's plan will always prevail. Hindi nasusunod ang plano mo, kahit anong plano mo, if you will not commit that to God or sa ating Panginoon, walang silbi. So, I planned, I prayed, and God backed me up. So, mahirap din. For 4 years, attached na ako sa couple na yon. Pero hindi ko na kaya. Hindi pala. Namatay pala yung namatay pala yung lalaki. Matagal siya sa ospital, kaya namatay. So, nung namatay siya, hindi ko na kaya yung asawa niya kasi sobrang laki. So, nagpaalam na ako. So, nung nagpaalam ako, ang hirap. Walang may gusto sa kanya kasi mabigat siya. So, ang nangyari, nilagay namin siya sa home for the aged na bahay.
na ano, institution ba yun? Institution. So, nilagay namin siya doon. So, yun. Mahirap sa aking kalooban kasi napamahal na rin ako sa kanya kahit sobrang maldita siya. Pero ganyan talaga. May aalis, may darating. So, after na umalis ako doon, marami na ang mga kapatid. Marami na. Isang ganito is halos, ano, punong-puno yung ganito. Diba? So, nung nagpaalam ako doon, nag-apply ako. Ang dami ko rin na-meet na ano. Kasi ang loan noon is for 4 years and 3 months, okay lang. Pwede ka maghanap ng iba. So, ginandahan ko talaga. 4 years, nagplano ako. After 4 years, gusto kong palitan or umalis. Kasi hindi ko na kaya. Sobrang sakit na ng likod ko. So, naghanap ako ng marami akong na-meet. Pero, yun nga, ang sabi ko kanina, kung ano ang will ni Lord sa'yo, yun ang masusunod. So, yun, pumunta ako dito sa kabila. Diyan rin sa kabila yung dati kong work. So, 7 years ako sa kanya. Sobrang bait siya. Poland din ang lahi niya, from Poland. So, ang bait niya, sa una nga lang, akala ko matino yung utak. Pero nung after ilang araw, weeks, na-observe ko na, makalimutin na may diamond siya pala. Ayaw lang sabihin sa akin ng mga anak. Kasi ayaw nilang i-accept na ang mama nila ay may ganun. So, ako na lang ang nag-adjust. Yun. Pag pinakain mo, sasabihin hindi siya kumain. Pag naligo, sabihin din na naligo. Tapos pag ano, kasama mo siya, tanong ng tanong, anong pangalan mo? Almost 100 times. So, ang ginawa ko noon, nilagay ko yung pangalan ko, sinulat ko sa kartulina, tapos nilagay ko dito. Parang ano ba? ID, ano? Anong tawag natin nung nasa school tayo? Tapos sinabit ko yun sa leeg ko. Tapos pag nagtatanong, basahin mo, binabasa. Arlene, sabi niya. So, napakabait ni Lola na yun. Ang problema nga lang is, binawian siya ng buhay dahil sa breast cancer. May tumubo siya sa lili niya na nakita kong tumubo talaga siya dito sa part na to. Tumubo siya, so pumunta kami sa doktor. Ayun, nakita nga, it's a breast cancer, it's a cancer. So, ayun, I struggle so much also there, but it's okay. It's a part of life. Talagang lahat ng bagay, lahat ng trabaho, walang madaling trabaho. Lahat ay mahirap. So, magkasama kami ng 7 years, so ang dami kong memory sa kanya, ang dami kong magandang alaala sa kanya. So, after that 7 years, namatay siya sa mismong kamay ko pala. Kaya, nung umaga, naramdaman ko na mahirap, nahihirapan na siyang huminga. Tapos may oxygen sa bahay. May lifter kami kasi mabigat na rin siya kaya nililifter ko. So, ang ginagawa ko ay, ang ginawa ko nung umagang yun, tinawagan ko yung anak. Kasi dito, pag ikaw ay caregiver, yung alaga mo at ikaw lang nasa bahay. Yung mga anak nila may kanya-kanyang pamilya, may sariling pamilya, so andun sila sa bahay nila. So, kami lang nilula ang andoon sa ano na yun, sa nasa bahay. So, dalawa lang kami doon. Nung nakita ko medyo nahihirapan na kasi in and out na rin kami sa ospital, tapos sabi ng doktor na wala na, no more chance. Parang maghihintay na lang kung kailan siya babawian ng buhay. Umiyak yung mga anak. Of course naman, normal yun, diba? Ayun, ang ganda, oh. Grabe. Raymond. Search ko mamaya yung anong English dito. Or yung mga manunod dito, you can tell me what's the English of this. Ay, sus! So, ayun nga mga kapatid. So, pinaliguan ko siya. Si Lola. Pinaupo ko sa ano niya, sa wheelchair. So, dumating yung ambulance, sabi nila, or anong plano nyo sa... Tapos yung time na yun, yung pinaka-malaking holiday full sa Israel na, yun ay... Ano ba yun? Puri, ay hindi, parang Kippur, yung Kippur. Yun ay yung time na sila ay magpa-fasting. Hindi sila kakain ng 24 hours. Walang sasakyan. Halos parang frozen ang Israel. Frozen ba? Frozen ba yun? Ano ba yan? O yan, nakarami na ako, oh. Nakarami na ako mga kapatid habang nakikipagdaldalan sa inyo patapos na rin yung tabaho ko. Ayan. O, diba? So, nung time na yon iniisip ko, pagpunta kami sa ospital, wala rin mag-aasikaso sa amin kasi nga, buong, ano, syempre, holiday nila yun. Lagay ko nga muna to sa sale. Wait lang mga kapatid. Ah, wait lang. Nakukuha ako ng sale. We better stay. So, nag-stay kami sa bahay. Nag-stay kami doon. Pinakain ko. Umalis silang lahat. Yung mga dumating, umalis sila. Umalis sila sa bahay. Iniwan nila kami. Ang ginawa ko, pinakain ko siya. Nakaupo siya, pinakain ko siya. Binigyan ko siya ng insure. Insure kasi mahina na rin siya eh. Wala, parang wala nang ganang kumain. So, binigyan ko siya ng insure. Ilagay ko dito, mga kapatid, para ilagay ko sa rin para hindi masira. Binigyan ko siya ng insure. Tapos, pinahiga ko siya. Ayun, nilifter ko, pinahiga ko. So, nung pagkahiga, biglang parang gumanon yung ano, yung oxygen niya. Tapos yung dito sa lalamunan niya, parang naramdaman ko na parang yung sabi ko, baka yung pinainom kong insure. Tapos nung ano, kumuha ako ng wet wipes, ginanon ko yung dito niya, sabi ko baka barado, kaya ginanon ko. So, nung ginanon ko siya, talagang gumaganon. Parang yung bubbles na parang yung pag nag-ano sa bowl, yung last na ano. Sabi ko, Lola, anong nangyari sa'yo, sabi ko.
nilinisan ko. Eh, unknowingly, na yun na pala ang last breath niya. So, pinunasan ko, nilinisan ko, as in, nung naramdaman ko, wala, gumanong na talaga siya. Sabi ko, wala, umiyak na talaga ako dahil sa takot. Tapos habang ginagawa ko yung umiiyak ako, tinawagan ko mga anak, balikan niyo siya. Kasi gusto ko makita nila na, na yung parents, yung mama nila, ay, ayan, nilagay ko na siya sa cellar. Gusto kong, ano nila, makita nila na mainit pa yung nanay nila. So, habang hinihintay ko sila, tinawagan ko, balik kayo. Kasi dumating na sila, diba? Nung umaga, dumating sila. Sabi ko, bumalik kayo. Kasi yung nanay nyo, I think, it's over, sabi ko. Hindi ko sinabing patay na. Sabi ko, basta bumalik kayo habang mainit pa siya, sabi ko. Eh, yung nung habang umiiyak ako, sabi ko kay, sa lula, enough na ba? Di mo na ba kaya? Sabi ko. Oh, sige na. Eh, kung ano ang nagustuhan ng Panginoon sa'yo, hindi ko naman hawak ang buhay natin. Sige, magpahinga ka na. Masyadong nahihirapan ka. Kasi nahihirapan na siya. Lumaki masyado yung ano dito, yung answer niya. So sabi ko sa kanya, oh sige, magpahinga ka na. So habang ano, habang umiiyak ako, sinasabi ko yun, wala na. Parang whoosh, wala na. Hindi na. Yung oxygen na, diretso na, hindi na siya umaakyat. Kasi yung pag-oxygen, pag humihinga ka, umaakyat yung ano niya, yung tubig niya eh. So sabi ko, wala na. Hindi na gumagana eh. So, alam ko, wala na. Iniwan ako ng alaga ko. So habang umiiyak, tinawagan ko yung kapatid ko, na tarabag yan. Nandito rin. Nurse kasi yun. Nag-video call kami. Sabi ko, Jin. Jinalin ang pangalan niya. Ano, patay na yata to, wala na. O sige, alam niyang ano, medyo iba na yung gumagaral. Yung sa takot ko, sa iyak ko, mixed emotion. Sabi niya, eh di mag, ano, kausapin mo kasi naririnig ka pa niya, sabi niya. So kinausap ko ng kinausap. Sabihin mo, magpaalam ka, magpasalamat ka. Sabi niya, patay na nga, pausapin mo. Diba, parang, ano, andoon pa rin. Habang nung, na wala na yung hininga, eh, kinausap ko talaga. Sabi ang kapatid ko, umingi ka ng ano, basta sa kanya, sabihin mo na ano, bigyan ka ulit ng magandang work, ganun. So, sinabi ko, kasi nung minsan naman kasi pag ikaw na caregiver, pag punong-puno ka na sa alaga mo, minsan nasisigawan mo, minsan nakakagawa ka ng mga bagay na not intentionally na pag mabigat ang puwet, pag pinapalitan mo ng diapers, pag tumatay, umiihi, minsan napapaano ka rin doon pag mas lang mainit yung ulo mo. Sabi ko, Lula, kung ano maang nagawa ko sa iyong kasalanan, pasensya. Sorry, sabi ko. Ayun, nagpaalam na ako. So, magpahinga ka na. It's okay. Alam kong nahihirapan ka na. Sa langit, no more pains, no more sicknesses and diseases, no more hurts. Maganda na ang ano mo doon. So, go. Rest in peace, sabi ko. Ayun, dumating yung mga anak. Umiyak sila. Umiyak, syempre. Anak nila yun eh. So, ayun, umiyak sila. Umiiyakan kaming lahat. Sa halip na pupunta sila sa alaga ko, ako ang una nilang niyakap. Lahat sila. Ako ang, ay! Kasi alam nila yung feeling ko sa oras na yun eh. Sobrang masakit. For 7 years sa kanya na siya ang kasama ko. Siya ang palaging kinakausap ko. Pag may problema sa Pinas, ayun, nakaupo kayo, sabi mo, Ima. Ima ang tawag ko sa kanya. Ima dito ay parang mama. Ima, sabi ko, ganito ang problema ko. Ganito. Sinabi ko, kasi sa kanya parang siya na ang, ano, kaya wala siyang gusta. Alam ko, naiintindihan niya ako. Alam ko, naririnig niya ako. Kaya minsan sa kanya ko binubuhos ang mga sakit ng kalooban ko. Ganito na naman ang problema ko. Tapos gumaganon siya. It's okay. Gumaganon siya. Talagang pinafi-feel niya. Ang sarap ng haplos din niya. Parang nakakagaan ng pakiramdam. So ayun, wala na nga siya. Pumunta na. Iniwan niya ako. Wala talagang forever, di ba? Walang forever. Iniwanan ako ni Lula. So, sa turo ng Panginoon at sa dami na rin ng obligasyon na hindi pa tapos, maraming nagsasabi na matagal na ako dito sa abroad. Wala pang ipon, marami pang utang. Soon, kapag kayo rin ang nag-abroad, mafe-feel at mararamdaman nyo ang mga nararamdaman namin. So, it's okay for what na nagtrabaho ka, di ba? Mas lalo pag marami kang pangarap sa buhay, marami kang gustong tuparin, kailangan mo magtiis, magtiyaga. Yun na. So, for 14 years dito sa Israel, umuwi ako ng 2 bisis lang. 3 years ako nagbakasyon. So, after that, 2010, nagbakasyon ako. 2015, bakasyon ulit ako. 5 years na yun. So, 2015 hanggang ngayon, wala. Dito, nangangarap na makapagbakasyon. Pero, in God's perfect time, soon, magbabakasyon din tayo. Pag medyo magaan-gaan at ano. Mas okay na tong sitwasyon. Tapos para, kasi mahirap mag-desisyon ng, ano eh, mahirap mag-desisyon na, hindi natin pinagkatiwala sa Panginoon ng mga desisyon namin. Minsan, it's not good to decide if, naguguluhan ka pa. So, the best way is to pray. Ilatag natin sa Panginoon, ibigyan natin sa Kanya ang plano natin, and He will make a way. Kasi sabi nga niya, God will make a way where there seems to be no way. So, okay. Kahit gusto ko nang umuwi, eh, for the meantime, dahil sa obligasyon nga, dahil sa daming problema, nagtitiis muna. So, ito yung sinabi ko kanina. No, after doon, pumunta ako dito sa alaga ko. Wala na akong chance. Matanda na ako dito sa Holy Land. So, may bagong law na pinalabas na 11 years and below, pwede kang mabigyan ng special visa. So, God's favor, God's blessings, God's grace, God's love,
binigyan niya ulit ako ng pagkakataon na magtrabaho ulit. So ito, binigyan niya itong alaga ko. Napakahirap. Mm. Super hirap. I cried. I laughed. I smiled. Gabi-gabi umiiyak. Minsan, nag-decide ka ng wala sa utak. Ay, nag-decide ka ng ano, hindi mo wala na yung utak mo, but still, bumabalik pa rin yung katinuan natin na, Lord, kung ano ang will mo, let your will be done. Diba? So sabi ko, if you will let me stay here, please naman, Lord, listen the struggles here. Pag-aanin mo naman, para naman, hindi kasi sobrang hirap, palihan sila. Apat na magkakapatid na lalaki, tapos parents. Kasama mo siya, sa araw, magliligis ka sa taas sa bahay nila. Tapos sa hapon, babalik siya ulit ang asikasuhin mo. Tapos kinaumagahan, ihatid sa school. So, yun ang struggles dito. Pero, yun pala din sinasabi ko na, hindi rin naman kasi ako perfect kong tao. I'm not perfect. And I accept that one, and I admit that one. So, sa lahat ng nakakakilala, hindi naman ako perfect kong tao. So, sabi ko, magtiis muna. Yan pala, magtiis muna. Gusto ko na nga magpapalitin. Kaso lang, paglabas ko ng Saturday, walang gusto mag-relieve dito. Kasi sa hip, sobrang hirap lang ng work. So, nagtitiis ako. Kaya yun, yung kagaya ng sinabi ko kanina na, sa lahat ng mga nasa Pilipinas, na mahal namin sa buhay, please naman, get connect. Please connect. Connect to your loved ones. Connect to your parents na nasa, napapakahirap na nasa abroad. Tawagan nyo sila araw-araw. Say hi, hello, mama, papa, kung baka. Kasi nakakagaan yun sa pakiramdam sa problem. Mas lalong pagpagod na pagod ka. Ayun, nakarami naman ako sa kakadaldal. Yan. Tapos nakasailapin pa yung ilan. Diba? So, para naman di ako mahirapan mamaya habang nagdadaldal ako dito, at least nagagawa ako, diba? Productive ako ngayon. So, ganun na nga, mga kapatid. So, after that talaga, ayun, dito. Almost mag 3 years na rin ako dito sa awa ng Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa protection, sa lakas ng katawan na binigay niyo sa amin. So, sa lahat ng mga mahal namin dyan sa buhay, update naman kayo dyan, beke naman. Update naman kayo dyan sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi sa totoo lang mahirap, nagtrabaho sa abroad. Tapos yung mga mahal namin dyan sa buhay sa Pinas, huwag niyong isipin na kung muna dito kami sa abroad is, napupunot lang namin yung pera. Pinaghihirapan po namin yan, mga kapatid. Hindi po yan napupunot. Minsan nga puro tulog na lang, minsan walang pagkain. Minsan, gusto mong bilhin, tinitipid mo ang sarili mo. Para lang mabuo yung padala mo sa Pinas, kasi marami kang obligasyon. Minsan gusto mong bumili ng ganito, sabi mo sa sarili mo, tika muna, mamaya ka, you are not my priority, diba? Kasi may mas priority tayo sa buhay. So, yun lang, mga kapatid, experience ko as OFW dito sa Israel. Tiis, tiyagalag talaga. Habang may buhay, may pag-asang nakakalit. Ay, diba? Tapos ko na naman. So, 25 akong pagkakalit. 25 years old. I stayed in work here for 14 years. So, ganun lang. Tumanda tayo sa abroad. May dalawa akong anak. 21 years old and 20 years old. Yung pangalawa ko is studying in Italy. Flight attendant daw. Yeah, proud naman ako dito. So, yun sila ang kalakasan ko. They are my strength. They are my precious ones. Mga pamilya ko, parents ko, mga kapatid ko. Sila ang inspiration ko. Why I'm working so hard. So, ganun lang. So, sa mga kapwa ko pili OFW, saan mang sulok kayo ng mundo, ingat lang, always pray, and yun, huwag kalimutang magdasal. Ang dami mga pagsubok na dumarating sa buhay, pero what are the weapons? Asya. Na ginaana weapons natin to overcome. Prayer lang talaga. Ay, marami na ako. Mamaya ilagay ko rin ito sa aming testimony. So, ito ba ang pinapakita ko? Itong Raymond na ito. So, yun mga kapatid. Pinapakita ko lang yung paano ito ano yun. Paano natin alisin. So, yan ang buhay nito. So, stay connected to your loved ones. Always keep in touch with them. Don't forget na kahit malayo man ang mga magulang ninyo, kayo dyan sa mga nasa Pinas, mga mahal ninyo, you are always in our prayers. Habang naglilinis, nagkukutkod, we are praying also na si Lord na ang bahala sa inyo, to guide you, to protect you, to keep you safe. And most important thing is to keep you healthy. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin alam ang buhay. Kausap mo ngayon, kinabukasan, bangkay na. So, life is short. We need to spend it nicely. Kailangan nating mamuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng bagay, you can do it. Everything is beneficial. Ika nga. But not everything is... Everything is permissible. Ay, stop! Everything is permissible, but not everything is beneficial. Oh, diba? English yun, English! So, lahat ay pwede mong gawin. Everything is permissible nga. Pero hindi lahat ng gusto mong gawin ay beneficial.
So we need to put that in our mind also. Mahalin ang trabaho. Gumawa ng naayon sa Panginoon. Ah, gumawa. So, yun lang mga kapatid. At ngayon ay ilalagay ko ulit dito para ilagay ko sa ref. Diba? Ayan, nakarami na ako. Yan. So, ito ang isa sa pinakamagandang prutas. Dito sa ref. Nakarami na ako, ah. Matagal-tagal na rin ang chikahan natin. So, that's it. Ayan, patapos na rin ako habang nagchichika. Tinatamad akong gumawa ng ganito. Tinatamad akong mag-alis, eh. Tinatamad talaga ako. Tingnan nyo, guys. So, kailangan mo alisin ng isa-isang ganyan. So, yun na nga, mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Thanks for watching. And always click the notification bell para naman ma-notify kayo pag may bago akong upload. Kahit man bago ako dito sa YT, at least, isa ito sa outlet na tumutulong sa akin para maibsan ang pagka-homesick ko sa aking pamilya. So, sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT, maraming salamat. Thank you for everyone, mga kaibigan ko na nagpapasaya sa akin dito sa YT. Maraming salamat sa inyong lahat at saan mang panig kayo o sulok ng mundo, mag-ingat kayo. May God keep you safe, keep you healthy, and keep you and bless you in every aspect and areas of your lives. Emotionally, spiritually, and physically. Yan. So, laban lang mga kapatid. Lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary na. Temporary lang tayo dito sa... Temporary! Nabulog tayo. Temporary lang tayo dito sa mundo. So, we need to enjoy every minute na nandito tayo. So, yun nga. Ang buhay ay maikli lang. So, let's spend it wisely. Okay? So, thanks a lot. Thank you for watching once again. And this is Arlene Calabson. Nagsasabing, ang buhay ay wither-wither lang. Thank you! Babush!